of online business while answering Sister Cynthia's questions. Yep, okay, hello everyone. Andito po tayo sa aking inside my business manager. Gusto ko po sana ipakita sa inyo ngayon yung tinuro ko kay Sister Cynthia. Kasi itong mga ito pong pagtiningnan natin dito, no? Andyan, pupunta tayo dyan. Tapos makikita niyo yung page post. I'm not sure, pero kasi yung pag binuksan ko tong dashboard ko sa isa kong computer, hindi siya ganito. Yung lumang dashboard pa rin ang nakikita ko, hindi ganito. So, basta hanapin niyo lang yung sa page post, nandun yun sa dashboard. And then makikita niyo po, pagpasok niyo sa page post niyo, makikita nyo ito, published posts, scheduled posts, saka ads. Yung ads po, yan po yung mga ads na ginawa natin sa loob ng ads manager. Yan po, wala yan sa ating mga, what you call this, wala yan sa ating mga pages. Nakatago lang siya, and they are called dark posts or unpublished posts. So, meaning, wala yan sa pages natin. Ngayon, I told Sister Cynthia, naglinis ako ng ads manager, like katulad nito, binura ko lahat ng ads ko. Kasi may warning ako natanggap, but it was 2019 March. So matagal ko na siyang hindi nirarad yung ad na yon, pero may warning pa rin ako natanggap. Nakalagay rejected. Hindi ko na siya chinek kasi alam ko na dahil na-encounter ko na siya before nangyari sa akin, na-encounter ko siya sa client. So meron ako, malamang meron akong targeting doon na tinamaan ng bagong system ni Facebook, bagong ruling. So ang ginawa ko na lang po, chinek ko, ni-research kong mabuti, nagtanong ako dun sa mga groups na, foreign groups na where I am a member of, yung mga paid course ko. Tinanong ko kung okay lang mag-delete ng ads. And ang responses is overwhelming yes. And it would be best talaga na mag-delete tayo ng ads, yung mga non-performing at saka yung mga sleeping, yung mga inactive. Tanggalin natin yan kasi hindi natin alam kung yung mga ads natin noon may mga tinamaan yung bagong ruling. And kahit po siya matagal na, kahit old ads na yan, when the system has been rolled out, lahat yan, nahahanap siya ni Facebook at lahat nireject niya. Yung mga hindi na compatible sa bagong rule. So the best way is to, especially if you are not posting, you are not advertising in Facebook yet, and you are inactive for a while, it would be best na i-delete nyo na lang po. Better safe than sorry. So, itong ginawa ko, tinanggal ko siya lahat. But before you do that, kasi I just thought, ituro ko na rin kasi po, si Sister Cynthia, she's one of the person na yung mga questions na wala sa isip mo, may encounter mo sa kanya, she's very curious. Kaya yung mga tanong niya, na-realize ko, tanong din siguro ito ng iba. So, I'd opted to create a video out of it. So, okay, before we deleted the ads, or before you delete the ads, punta muna po kayo dito sa inyong page post. So, okay, punta tayo dito sa page post. Itong mga publish ops tayo dito. For example, dito tayo sa 21 Facebook ads. Let's say for example, itong mga nasa published posts na yan, yan po lahat yan nasa page. Visible sa audience. Nakikita to ng audiences. Scheduled post ay kung meron kang ini-schedule. And so far wala akong ganun. And yung ads naman po are the ads na ginawa yan sa loob ng ads manager.
So ito yung mga ads na ginagawa natin sa loob ng ating ads manager, hindi yan nakikita sa ating page. Now, there could be a chance na meron tayong mga ads na maganda yung performance, maganda yung traction, maganda yung engagement. So ayaw natin silang mawala pag dinelete natin yung ating mga ads doon sa ating ads manager. So the best way for you to save them is to click that ad like that, and then click this action button. Makikita nyo ngayon dyan kung ipapublish mo siya, schedule, or i-delete, or gagawa ka ng bagong ads. So in this case, gusto ko ma-save ko siya papunta sa page. But this one is not, I just created it, pero hindi ko siya in-advertise. And also, nag-delete nga po ako. Naglinis ako kasi nakakatakot. For the past few days, ang nare-receive kong inquiry every day is 3 to 8 inquiries dahil na-disable yung ads nila. So, it's better safe than sorry. Kung wala po kasing maro-roll, walang tatamaan yung bagong rolling ng system ni Facebook, ng kanyang bagong law, Facebook ad policy niya, walang makikita, walang i-correct sa'yo, walang masisilip, okay? So, that's what I did. And now, ang gagawin natin, click mo siya, you will just have to click publish. Pag pinablish niyo po yan, wala na siya dito, kanina dalawa yan, wala na siya dito, nandito na siya sa publish post. Ayan na po siya. Okay? So, kahit mag-delete ka ngayon doon sa kung kinakabahan ka, kasi nandun yan sa Facebook Ads Manager mo, doon sa loob ng dashboard, kung kinakabahan ka, it's alright to delete them, but save them first by publishing it. So, that's how you're going to do it. That's how you're going to save the ads that you have in your ad accounts and save them in your Facebook pages. And all you have to do is go to your page post and then find the ads that you want to save in the ads area, click it, and then hit publish. Okay, like katulad nito, you will be directed here, and then ipapublish nyo lang po. That's all. Thank you very much, and next video.